Grabe yung sarap. Sarap na yung babalik-balikan. Hi guys, ngayong araw ito, magluluto tayo ng ube halaya. Ito yung ating ube. Medyo basa-basa pa kasi hinugasan ko, no? So, bali, 3 kilo ito. Gagamit tayo rito ng kondensada. Ito yung aking gagamitin. Ube licious, makapuno. So, first time kong gagamitin ito. Kung wala kayo nito, pwede naman yung original na kondensada, no? Subok na natin yun na talagang masarap. Gagamit din tayo rito ng evaporada. Gagamit tayo rito ng brown sugar at butter. So, hiwain na natin ang ating ube. So, hiwain lang natin. Then, balatan natin, no? Pwede nyo siyang ilaga muna bago nyo balatan, no? Depende sa inyo yun kung saan kayo madadali. So, siguraduhin lang natin na walang sira yung ating ube. Linisin lang natin maigi. Check natin kung may sira. Para hindi makasira sa ating ube halaya. So, ito na lahat, guys. So, hugasan lang natin, saka natin ilaga. Yan, luto na yung ating ube. So, imamas na natin siya, no? Ito yung masher natin na Kenwood. Dinbox natin to last month. Papakita ko sa inyo yung link para makita nyo ibang kasama nitong Kenwood. So, napakadali niya, no? Napakadaling gamitin. Yan, ubing-ubi na yung ating ubi, ano? Pero wala pa siyang timpla. So, lagay na natin yung ating mga gatas. Ito guys, ube licious makapuno. Na-curious lang ako dahil may makapuno. So, check natin mamaya kung ano talagang resulta niya. Pero mukhang masarap ito dahil meron tayong extra flavor. So, haluin lang natin, no, para mag-combine lahat ng ating ingredients.
Lagay na rin natin yung ating brown sugar. Haluin lang natin hanggang sa matunaw yung sugar. Then, i-blend natin siya. Itong gamit natin, ito yung blending one for soup. Ito yung ginagamit pag gumagawa ng soup o kaya yung gumagawa tayo ng sauce. Itong blending one natin. Pwede nyo rin i-blender yung inyong mixture. Kung wala pala kayo nito, at wala rin kayong blender, pwede nyo siyang salain, no? Para even yung ating texture, no? Texture ng ube natin. So, ngayon, ready na siya. Salang natin siya sa mahinang apoy. Saka natin siya haluin ng haluin. Ang pagluluto ng ube, guys, dapat mahigit isang oras na paghahalo, walang tigil. Para maiwasan yung buo-buo, dapat mula umpisa hanggang dulo, even yung texture niya, no? So, ito na. Mula na ng paghahalo natin. Papalaban na tayo nito. Nyo, halos sumasama na siya, no? Pag hinahalo kayo mo, sumasama na yung ibang parte ng ube. So, pwede na natin ilagay yung ating butter dyan. Tuloy lang natin yung paghalo. Ito, after 1 hour, kung makapansin nyo pag hinahalo nyo. Nahahawi na siya, no? Parang nagsasama-sama na yung mga ube. Saka kung mapapansin nyo rin, patras na yung halo ko. No? Ibig sabihin yan, ngalay na ako. Yan, no? Makikita nyo yung consistency na yan. Yan ang masarap na ube. Kahit na 1 linggo yan sa harap, no? Malambot pa rin yan. Creamy pa rin yan. Ayan, no? So, pwede na yan. Pwede na natin patayin yung ating apoy. Ito yung ube. Sarap. Masarap. Gusto mong sa'yo din yung kutsara.